Hello sa lahat. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ba mag-edit ng background para ma-erase yung pangit na mga backgrounds ninyo and yung matira lang is yung gusto nyong object na matira. I-share ko rin sa inyo kung ano ba yung app na ginagamit ko kasi marami tayong dina-download ngayon na background eraser pero hindi naman siya gumagana talaga and nagka-crush pa nga kung minsan. So ngayon, sana'y makatulong yung i-share ko sa inyo. Umpisa na natin. So ito, i-open ko na yung app na gagamitin natin bilang background eraser. Okay. So, ito na yung app. Pagka-open niya, makikita nyo sa ibaba, mga kaibigan, load a photo. Pindutin natin yon. Yan yung gusto nating i-edit. So, itry nating i-edit ito. Okay. So, syempre, ang unang proseso niyan para mapadali ang ating pag-erase ng background ay cropping. So, i-crop muna natin siya to the maximum. Yung pinakasagad. Para hindi tayo mahirapan sa pagbura. Okay, pwede pa natin i-crop tong sa gilid. Sa kabila, okay na. Okay, so, pag nag-crop nyo na siya, i-click nyo yung done o yung check mark sa upper right corner. Ayan, so, iyan na siya. Ito na ngayon ang mismong pinag-editan ng app na ito. Makikita nyo yung mga button sa baba. Meron tayong extract. Auto, yung may star, magic, manual, repair, and zoom. And ang gagamitin lang natin ngayon na usually ginagamit ay ang auto. Shooter, diba? So, ilalagay nyo lang yung gitna nitong parang shooter na ito kung saan yung gusto nyo ma-auto-erase. Like this. Okay? Pag nilagay nyo, lapag nyo siya, ma-erase siya. Karamihan dun sa mga unnecessary background ay i-erase niya. So, try pa natin. Ayan. So, i-hold nyo lang siya and i-pupunta sa area na gusto nyo ma-erase. And release. Alisin nyo yung thumb nyo. So, sa process na to guys, mas madaling maalis yung mga unnecessary background. So, i-auto muna natin siya. Okay. So, unti-unti nang nade-define yung ating object na gusto nating matira. Yan. So, ngayon, okay na ito. Pagkatapos ng auto, pupunta naman tayo ngayon sa magic, yung napindot natin kanina. So, yung itsura ng magic, okay. I-zoom muna lang muna natin to. Paano mag-zoom? I-pinch nyo lang yung screen nyo and then mag- zoom in na siya. Okay, pinch nyo lang. So, ganito yung itsura ng magic, di ba? Ang bilis niyang ma-delete. Parang kahaling tulad din ito yung manual, pero mas malaki yung sakot nitong magic. Okay, para mas madali, ipaliit natin. Huwag yung masyadong sobrahan kasi baka ma-delete pa yung mga hindi dapat ma-delete. And pag may na-delete kayo hindi dapat, don't worry, you can just click the undo button, yung arrow na nasa baba. Patulad nyan, na-accidente kong na-click, so pindot lang natin itong arrow para bumalik. Okay, so ngayon, ready naman na tayo para gamitin yung ating manual. Okay, pindotin ang manual, palakihin natin yung screen. And then, nakita nyo sa baba yung brush size, or yung manual size, sabi niya. Palakihin lang natin siya. Para mas madali, ayan. So, dahan-dahan. So, medyo okay na to, okay? Anyways, meron pa tayong last step kung saan mas magiging smooth yung edge niya. So, pagkatapos nyo maglinis ng mga kalat ay i-click again yung checkbox, or sorry, checkmark sa upper right corner. Ito. Click done. So, ganito yung magiging itsura niya. Transparent kasi siya. So, sa akin, ang ginagawa ko ay 4 or 5. Okay? So, dito, tamang-tama na yung 4. Pag makikita nyo, naging clean na yung kanyang edge. Or, okay, and then i-save na natin. Click nyo yung parang diskette na nasa upper right. Okay, so ganito yun na yung kanya magiging itsura. Okay, so white background lang ang ating isi-save. And then click finish, yung check mark again.